Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Pinalilibutan ng kadiliman ang lupa at ang Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag! Tatawagin ko ang liwanag na araw at tatawagin ko ang kadiliman na gabi." At natapos ang unang araw. At ngayon, iwalay ang tubig sa taas at ang tubig sa ibaba. Ang kalawakan na ito ay tatawagin kong langit. At natapos ang ikalawang araw. At ngayon, ang katubigan sa ilalim ng langit ay magkaisa. At hayaang lumitaw ang katuyuan. Ang katuyuan na ito ay tatawagin kong lupa. Ngayon, hayaan ang lupa na tubuan ng lahat ng klase ng damo at mga punong namumunga. Ang Diyos ay nasiyahan sa kanyang nakita. Ngunit, marami pa siyang nais gawin. Gagawa ako ng tanglaw at mga bituin na ilalagay ko sa langit. Ito ay para ibukod ang umaga sa gabi at makita ang iba't ibang panahon dito sa lupa. Nakita niya ang kagandahan nito. At natapos ang ika-apat na araw. Hayaan na ang tubig ay mapuno ng iba't ibang buhay na nilalang. At ang lahat ng may pangkak na ibon ay hayaang lumipad sa kabuuan ng mundo. Humanga siya sa kanyang ginawa at natapos ang ikalimang araw. Sa ika-anim na araw, ginawa ng Diyos ang lahat ng hayop. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maaamo, mababangis, malalaki, at maliliit. At bawat isa ay magagawang magparami ng uri nito. Tayo'y gumawa ng tao. Sila ay magiging gawangis natin tulad natin. Pagkatapos, gumawa ang Diyos ng tao, isang lalaking katulad niya, at tinawag niya ito na Adan. Habang natutulog si Adan, ang Diyos ay kumuha ng tadyang sa kanyang tagiliran at gumawa siya ng babae bilang kasama ni Adan. At sa wakas, natapos ng Diyos ang kanyang mga gawain. Nag-uumapaw siya sa kasiyahan. Kaya't sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Ah! Isang babae na katulad ko, isang katulong na kinuha mula sa aking sariling laman at buto. Tatawagin ko siyang babae sapagkat siya'y kinuha
sa lalaki. Hayaang mamuno ang mga tao sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop sa lupain.